1-6. Kahit anong klase nga pa ko. Tignan nyo. Tignan. So, nakikita nyo guys ang problema. So, okay, mapagpalang araw guys. Meron tayong client na Hyundai Portier 2, Porter 2. So, ang issue nito is low power ng 1,500 RPM. Tapos, talagang wala na siyang hatak. So, samahan nyo ako guys kung paano natin ma-resolve yung issue ni Sir. Which is yung low power na 1,500. Okay? So, ang gagawin natin ito, i-diagnose muna natin. Check natin kung makakaya natin gawa ng paraan. Pero, sigapin natin na magawa ng paraan para makatulong tayo sa isang unit na ito. Okay? Hyundai Portier 2. Okay, so tara, let's go. Let's start. Let's do it. Okay, ang una natin gagawin, papaandarin natin yung unit guys. Samahan nyo po, tara. Paandarin natin, pakiramdaman natin yung makina kung ano yung problema. Okay, sana walang check engine na lumabas. Okay, kung may check engine, patay. Yun. Okay, so ayun yung check engine guys. Ayan na naglabasan nila at mga indicator lights. So i-start na natin. Before kayo mag-start, kailangan nyo apakan muna ng todo yung yung clutch pedal. Okay, then start. Yun. Okay, so nawala yung check engine. Ang lumabas na lang is yung brake. So okay, matatanggal naman yan eh, ano? So ito lang ang technique. Release mo lang yan, kaya huwag kayong matakot. Tapos yung ano, yung sa P2-1. So ngayon yung RPM nya idling is 850. So far okay naman. So ang gagawin natin, i-accelerate natin guys. Papakiramdam natin kung hanggang saan yung palo ng kanyang RPM. Okay, pakinggan nyo buti. Yun na, no? Kahit anong klase nga pa ko. Yun na yun. Pero ang under nasa 1.6. So, ibig sabihin na wala siyang check engine. So, either mechanical ito o either supply. Either supply ng oil, supply ng fuel, so marami. So sa ganito kasing Porter guys, ang pirata nito, ginagawa ang technique nito. Kailangan mo siyang i-undergo ng PMS. Automatic na yan, hindi mo na kailangan na tumbok-tumbokin yung pa isa-isa. General PMS agad, especially sa mga ganitong unit na Porter na Hyundai. Okay, so ang gagawin natin itong trabaho, magbaba kami ng fuel tank. I-check natin yung ano, fuel filter, baka hindi kayang i-supply ng ano, ng PT pump, baka may harang doon. Tapos pangalawang try gagawin natin is yung tawag niyan, yung kanyang oil supply, baka yung restrainer guys, baka mayroong bara. So ibig sabihin automatic change oil agad tayo para masuro agad natin yung issue. Okay, pagkatapos pag same pa rin, ang gagawin naman natin yung step is electrical na tayo. Okay, kasi ito ni na scan ko na to, ang problema yung scanner natin hindi niya kayang basahin ito kasi nabilong ito sa mga truck. So mabasa ito ng scanner yung tank car na nagkakahalaga ng mga 35,000 pataas, yun ang kailangan ng scanner dito. Eh wala pa tayong scanner na mahanap na ganun. Pati ang Jensen, mga kilala ko, may mga scanner sila pero hindi nila kayang basahin yung Portier. So ang karamihan nakita ko nito sa ano, sa mga vlog is yun nga, PMS automatic. Pero try natin kasi wala naman siyang check engine, kaya hindi na ako na nangahas pa na maghanap talaga ng ano, na maghanap pa ng scanner kasi wala naman siyang check engine lumalabas eh. Okay, pero dito ako nito, mechanical ito. So tara, let's go. Pag-usapan natin to, tapos gagawin natin general check up mo kami. So ita-diagnose ko muna yung engine ng pamamagitan ng stethoscope, okay, para makuha natin yung
system kung saan talaga yung problema. Either turbo, yung kanyang turbo, baka may issue doon. EGR, yung kataliktik niya, baka barado. Okay, so check mo natin guys, mag-engine scan tayo, gamit natin yung stethoscope. Okay, so ihihiring muna natin yung problema sa loob ng makina. Okay, pagkatapos yan, malalaman na natin kung ano talaga mismo yung main issue. Bakit? Kasi nga wala siyang check engine, so mechanical lang atong duda nito. Sana lang mechanical. Okay, so tara, the engine diagnosis na tayo guys, let's go. Okay, so magtatanggal tayo ngayon ng ano guys, upuan para makita natin yung makina. So ang ating mga birador, si Brad Peng tsaka si Brad Payat. Shout out Brad! Shout out sa nanonood ngayon na Porter Hyundai. Okay, yun, sila ang pitira ngayon guys. Yun, bukas na yung makina. Sige pa, sila ang ating mga mekaniko. Okay, so check natin to kung ano yung mga problema nito. Ba't nagkaganon, ano nangyari? Ito yung kanyang ano. So, check muna natin. Install muna natin yung sistema. Asan dito yung kanyang return, yung kanyang backlink. Ito, backlink. So, paandali muna natin guys. Sinig ko lang muna yung wiring niya. Okay, so far. Sige, start ko muna guys. Tapos diagnose natin. Okay, paandali muna natin guys. Tapos gagamit tayo ng ganyang tools. Ano, sa hearing. Para maramdaman natin yung mga problema sa loob. Okay? Start ulit. Ayun, hirap ipasok ah. Okay, umandar na. So, tara, diagnose ko muna guys. Okay, gamit na ito guys. Injector na battery. Ito barado yun ng battery. Saka nagberto medyo ano. Ibarang timing yung ano pwede na yung timing chain problema tumutunog kailangan siya ito i-retiming. Okay naman yung common rail. Intake niya okay sa exhaust. Ngunit dito lang problema rin oh. Timing niya kumakalampag yung ano, yung maliit na kalampag sa kadena. Malakas. Timing guide yung plastic.
walang problema sa ano, barado itong ano, injector. Barado. Pero Brad, napaka mo accelerator Brad, papakinggan ko. Bob? Di pa? Bob? Sila? Bob? Matas? Sila? Pasok. Okay, fire. Up. Tutom. Okay. Napatay na Brad? Okay na Brad? 23 ang ano niya, 23 ang ano, ang iyahang palo sa inject, tapos 5 o size ang iyahang backlick return. So ang problema ngayon guys na laman natin sa manual, wala siya sa electronics, pero magmamanumano pa rin kami dito sa electronics para masurable talaga. So ang unang problema nakita ko is yung kanyang injector number 3, saka ano siya, barado, parang walang pressure na ano. Ano siya, nakahawak yung kanyang needle, hindi gaano mag-open. Tapos yung kanyang number 2, same lang din. Halos ano lang siya. Konti lang diferensya, yung medyo maganda yung number 4, pero itong number 1, 2, 3 medyo pigado talaga, especially ito. So mangyari wala siyang sipa sa number 3 na piston. Nangyayari, kaya mangyayari talaga niyan is maglo-low power, hindi siya makasipa ng maayos. Tapos ano, yung kanyang intake side okay naman yung balance, yung combustion chamber niya. And then yung kanyang sa exhaust naman balance din guys, wala rin yung maririnig na lagatak doon. Tapos yung kanyang self-adjustment valve train mechanism sa top okay naman din so far. Tapos yung dito rin, may nakita akong issue dito. Kailangan siyang i-undergo ng retiming. Kasi yung ano niya, yung timing chain guide maluwag, may maluwag sa loob, so kailangan natin siyang buksan. So kailangan siyang i-resetting uli, i-retiming natin guys. Pakita, another vlog yun guys, pakita ko sa inyo kung paano siya i-retiming. And then yung dalawa kasi yung ano nito, yung sprocket niyan, either nakita ko rin baka ano, matunog kasi pag ginagamit mo yung telescope, baka may kunting clearance na rin. So kailangan siyang i-ano, itawag yan, palitan, o depende kung mabuksan natin, malalaman natin yan kung ano talaga yung problema. Tapos yung kanyang supply ng kanyang oil, duda ko medyo mahina yung supply ng oil, baka barado yung ano yan, barado yung kanyang strainer sa ilalim, yung naka ganun, no? So magtatanggal din tayo nun guys. So general PMA sa tayo diretso. Okay, wala naman siyang check engine, na-diagnose ko to, hindi ko lang na-bituan, na-diagnose ko na sa scanner. Okay, so yun lang guys, muna naman yung gagawin natin yung mga steps. So balik din naman yung konti pag na set up na natin. Bali yung sa kanyang fuel pump, isa din yun, i-check din natin yan. Mamaya isahin na natin yung pag video guys, yung paglinis ng kanyang ano, PT pump, at saka yung kanyang fuel tank, magbaba na tayo niya para malinisan natin yung screener. Yung fuel pump filter, okay, lilinisan na natin yan. Okay, so yun lang muna. Break din namin yung konti. Pagkatapos na natin ma-check up lahat, okay? Okay, so yun na guys. Baba na natin yung buong mechanism. So ngayon check natin yung filter. Yung kanyang pump. Pre! So binaba na rin natin yung kanyang ano, assembly na ano, na fuel filter. So magpapalit tayo ng fuel filter. Yan. Eh no, grabe kalawang. Kita niya yan, no? Yan nabumara doon sa injector. So, malaki-laki problema to guys. Yung injector, papalinis, papakalibrate pa natin. Check natin kung ano mangyayari dito sa dumi. So number 1 yan, nagkukusi ng bara. Yung tawag niyan, yung dumi dito sa injector, kaya naglo-low power na siya. Okay. Yun. Wait, tingnan natin. Ayun o. So nakita nyo guys ang problema.
So kailangan talagang i-PMS. Ayan o. Barado. Tapos yung ano, kaya hindi na siya makahinga ng maayos. So PMS lang tayo nito. Yan ang problema. Okay, so ating mga birador, guys, kumusta? Okay lang kayo? Sige lang, laban lang, Brad. Okay. So yan, nalinisan natin. Sige. So ang tangke, yung ano, yan, sabi dumiki. Ano to? Hindi ka na yan. Bakit? Ba't parang nilagyan ng damo? So? Unsa naman eh. Pati dyan sa loob meron, no? Ano yan? Wala siyang ano, susi? Open lang siya, open? Open. Ibig sabihin, nilagyan ng damo yan. Pag ganyan. Grabe dumi, wala na. Kaya short na siya ng krudo. Pati injector, dama ito. Ayan, naking trabaho nito. So, ayan guys. Wala man, okay man ang tanki. So, ito yung dumi. So, bumara siya. So, dama injector. Tapos lahitan ng tanki para makita kita. So, ato lang muna ang ano. Ayan, tapon talaga ng krudo. Ato lang ilagay sa pangganan to. So, yun ang main problem naman. Number one na yun. So, sunod natin titrahin yung ano, yung kanyang ano, yung kanyang strainer. So, kita niyo yan guys. Ayan o. Sobrang dumi na nga na. Yung shopping niya. Nilisan to. Ingatan lang to, Brad. Ito si resistor niya, Brad. Ayan o. Sige. Okay na. Baba natin. So, ilagay natin sa ano. So, okay. Ito lang natin lang. Bagay po. Ano yun? O, dyan. Tapos, bagay. Plastic man siya, no? O, plastic. O, tapos, timpiyuhan lang. Okay. Sige. Okay guys, so ginabi na kami dahil may lakad pa kami. So ito na yung kanyang strainer. So tanggal na yung kanyang crankcase. Ayan. And then tanggalin natin to para makakuha natin yung mismong malinis natin yung kanyang dumi mismo sa loob. Okay? So yun ang gagawin natin guys. Pull out ko muna to. Pag na-pull out ko na, check natin yung butas. Ito. Para malaman natin kung ano yung meron dumi dyan. Kaya kailangan natin na tanggalin yan. Tsaka yung turbo niya, may leaking pa, yun o. Kita nyo. So, ayan. So, kailangan din tanggalin yan. So, lagyan ng bagong gasket para wala lang leaking. Para ma-minimize natin yung ingay. Okay? So, bukas na natin titirahin yung timing chain mechanism niya. Kasi nga, gabi na. Medyo busy kami. Meron ba kami nga tinira pa na isang unit. So, okay. Tanggal na yung ano nito. Tingnan natin yung strainer niya yung konti. Tanggalin ko muna. Balik ako yung konti. Pagka matanggal ko na, okay? Okay, so ayan na guys. Tanggal na natin yung mechanism. So, ito na yung kanyang mechanism. Yung kanyang strainer. So, linisan natin to. Tsaka itong isang kanyang crankcase. Okay? So, ayan na yung sistema. So, maglilinis tayo para matanggal natin yung mga bara-bara doon sa strainer, okay? So, yan yung itsura ng porter engine. Hello! Ayan guys, kita nyo yan guys. Ayan o. Yan yung fuel pump. Sorry. Yung oil pump. Yan yung oil pump guys. Ayan yung entrance nya. Ayan. Okay. So, ito yung higit ng oil. Tapos ito naman ang pinaka ano niya, pinaka tube niya para pumasok doon sa mismo, para siya yung pinaka magigigot doon sa mechanism mismo ng oil. Okay, so inis mo tayo guys. Okay, so ginabi na tayo guys. Tagalan ko muna itong crankcase. Check natin ito yung dumi. Ano, punta ko ng dumi guys. Okay. Yeah, so natanggal na natin yung mechanism guys. Ayan siya. So marami siyang bara. Ayan. So ibig sabihin, pag humihigop siya ng oil, ang nangyayari nito, yung oil na hinihigop niya, almost 1/4 na lang ang kanyang pwedeng i-supply doon sa kanyang oil system, sa kanyang mga oil passage. Yun ang problema. Kaya kailangan mo siyang tanggalin at linisan. Okay? So, dahil dito sa dumi na kumakalso. So, saan ba galing yan? Siyempre, hindi alam sa engine talaga yan, guys. Malamang sa makina talaga yan. Bakit? Kasi yung makina mo, hindi ka mahiling mag-change oil. Yan yung nagiging cost ng low power. Kaya kailangan mo mag-PMS. Yan o. Kita nyo yung engine na yan. So, dito siya galing. Yan. So, kailangan siyang linisan. Yan yung bomba niya guys.
Okay, kaya nangyayari, mahina supply ng fuel, mahina yung pressure. So ano nangyayari sa ano mo, sa tension ng ano mo, ng hydraulic tensioner 2-0 timing chain, mahina siyang umalo. Okay, kasi bakit siya may umalo? Dahil yung pressure ng oil is may harang. Kaya ganun nangyayari. So ayan o, yun dahil porter 2. Ayan o, porter yan guys. So yun ang nangyayari. So balik tayo sa issue. So kasi nga once na humigop yung oil pump mo na ang oil, tapos may clogging, ganito kadumi, yan, mahihirapan siya humigop ng 100% na pressure. So may pressure man siguro mga ano na lang, mga 70. So yung 30 dito na hindi siya nakakabuelo, dapat 100% yung pressure. Yung oil pressure kailangan pinakababa na mga 45 to 60. Okay, kung mag-idling ka, mas maganda 80 pataas. The more na mataas yung pressure, the more na mas maganda yung flow ng ano mo, ng tawag niyan, ng engine mo. So nangyari yung tensioner 2-0 natin guys, pag mahina yung kanyang ano, yung kanyang tawag niyan, yung puwersa ng pressure, mahina niyang itulak yung guide para uminat yung ano mo, yung uminat yung timing guide mo. Okay, para yung tensioner 2-0 mo na hydraulic, mahina yung pressure, mahina din yung kanyang tulak. Okay, dapat pataas malakas yung pressure para mas malakas yung tulak, para hinat na hinat yung kadena, yung timing chain mechanism ng Hyundai Porter. Okay, so yan ang mga issue ngayon guys na dapat yung matutunan sa small fix natin. Okay, so bukas na kami maghanap ng pyesa, tapos kakabit na namin bukas para malaman natin kung ano mangyayari sa ginawa natin. Kahit magpapalit tayo ng oil, change oil tayo, oil filter, tapos yung mechanism ng kanyang fuel system, yung kanyang fuel filter at yung kanyang linisan na may floater. Okay, so yun lang guys, balik tayo guys pag kapit na namin to. So gabi na. Okay, so kailangan na bukas ito maaga. Okay, so balik kami pagkatapos. Okay, so ayan na guys, malinis na yung loob nito. So asimbulin natin may mga konti yan. Okay, so ang kanyang crankcase din okay na rin. So ikakapit na rin yan doon sa lalim para maisang tira lang. So check natin yung strainer guys. So ito na yung strainer, malinis na, yun, wala nang para. So malinis na siya. So okay na yung ano nito. Tapos yung o-ring, okay pa naman yung o-ring. So ikakapit na yan guys, sandahan. Tapos yung crankcase, yung sa may oil, okay na rin, malinis na rin, wala na rin dumi. Ayan, okay na yan. So ikakapit na yan diretso. So pagkapit na yan, diretso na talagyan natin ng oil, tapos fuel, and then simbol na rin natin para mapaandar natin guys. Check natin yung ano, floater. Ayan na yung floater, malinis na rin yung filter nya, okay na rin. Ayan na siya, malinis na siya, di ba? So wala na siyang para. So diretso na yan pati dito. So simbol na yan. Pagkatapos simbol guys, bibili mo na ako ng fuel filter tsaka oil filter para malagyan na natin, tapos paandarin natin, tingnan natin kung ano mangyayari. Okay, so balik tayo after a few minutes. Okay guys, so mag-assemble tayo ng ano, ito yung luma nya, supporter pa rin to, fuel filter. So ito, nanggal ko na rin to, dito to galing. Yan, so kakabit natin, lilipat natin dito yung mechanism nya. Yan, kailangan mo gumamit ng wrench. So karamihan mga filter wala namang mga ganito eh. So itong portier na Hyundai meron siya. Okay na yan. Yan, hugot na siya guys. Ano, kailan Allen wrench nga number 8. Tapos ito din dito para sa kanyang, ito yung tinatawag na ano, na sensor sa tubig, sa dumi. So once na maabot niya na yung tubig dyan, magde-detect na yan doon na may tubig na. So kailangan mo lang yun ng o-ring. Sa mga ano to ha, Hyundai Porter 2. Okay, so ano, simbolan natin. So itong black, tsaka itong ano, itong metal, kailangan sa taas to. So ito ang gagawin natin. Tapos ikakapit na natin ito yung iyong kanyang assembly.
So kailangan magtapat yan. So ang gagawin mo, estimate mo muna na kapag nagkikipit ka, tatapat talaga sila. Ayan, unang pa. Parang palas. Yun. So ayan. So kailangan magtapat talaga yan, guys. So kulang pa. Yun. Ayan. Pag nagkikipit tayo, tatapat na yan. Pag gagamitin na natin ang mechanism. Okay, so gagamit tayo ng panghigpit dito, tsaka dito, ihigpit na natin. Okay, kuha muna ako ng tools. Okay, naigpitan ko na, guys. Ginamitan ko ng special tools. Ang number niya is 903-4. So yun ang akma para dito. So mahigpit na siya. Okay na siya. So tanggalin ko na to. Okay, so tanggal na natin. So final, kapit na natin to, guys. Tinanggal ko muna, dinahirapan ako magkapit. So hindi mapasok yung tools natin. Okay na. Okay. Dito naman nakakamay lang to. Okay. So we're almost done. So kabit na namin to doon. So at least nakita nyo kung paano buuhin yung fuel filter ng Hyundai Porter number 2. Okay. So kabit na rin, guys. Tapos mamaya balik kami kung kumusta na yung pandali natin yung makina. Okay. Okay, so ituro ko sa inyo, guys, yung basic pointers kung bakit nag-low power yung Hyundai Porter na FI. Kasi nga ang nangyari sa kanya, ito bagong linis na to. Nilinis na namin. Ito yung, ano ko na sa inyo, paliwanag ko sa inyo kung ano yung mechanism nito. Ito yung tinatawag na floater, gauge. Okay, so ito yung floater ng assembly, fuel system ng engine. Okay, so ito yung floater, ito naman resistor. Dito mo marireading yung tinatawag na kung may lang kung anong dami ng ano niya, yung full tank na ba siya, kalahati na ba siya, empty na ba siya dahil sa kanyang resistor. Ayan. So yung resistor, nakakonnect yan sa wire, papunta yan dun sa dashboard. So mangyari dyan, once na mag full tank ka, itong floater mo umaangat yan. Pag umaangat yan, ibig sabihin sagad na yan dito. Ayan, tingnan nyo yung reading yan, guys. Ayan, kita nyo, medyo malabo, no? Ayan. Yun. So makita niyo yung floater, guys, merong bakal sa dulo yan. Yan ang magre-reading doon. Yan, oh, kita niyo yan, may bakal. Oh. So yung bakal na yan, yan ang magbibigay ng signal doon sa dashboard na ibig sabihin na ano siya, tawag niyan yung sign ng volume ng fuel is ganun na karami. Okay? So ano nangyari, bakit nag low power naman yung unit? Kasi nga ito kasi, guys, ito, nakakonnect yan dito. Simulin ko muna, ha, para makita nyo. Yan, nakakonnect yan dito. Yung supply na to, ito, dito yan, kukuha yung pump, yung fuel. Yung common rail system, dito hihigop ng fuel mula sa baba. So, ito siya, guys. Nakaganito yan. Mamaya, simbol ko sa inyo yan. Ipakita ko sa inyo yan. Makaganyan siya. So, bago ko simbolin, ipiksipin ko muna sa inyo. So, ito yung kukuha ng fuel supply mula sa fuel tank. And then, after that, ang mangyayari naman, yung itong mga host na to, dalawa kasi yan, eh. Yung isa, return. Yung isa, breather. Yung isa, supply. So, ito yung supply. Either ito ang return, o ito ang breather, o ito ang return, o ito ang breather. So, depende na yan sa mechanism doon kung saan. Pero duda ko nito, ito yung return. Ito naman, pinaka-breather niya lang yan. Kasi makita mo naman, oh. Ayan, oh, meron siyang ano dito, mechanism lang na panghangin lang talaga siya. Okay? So, ibig sabihin niya, no, mechanism. So, buuhin muna natin ito, guys, tara. So, pagbuo nito, simple lang. So, makita nyo, guys, itong ginawa nila. Tinuli na yan. Ayan, oh. So, ay, tinuli na yan. Ayan, oh, kasi putol-putol na, eh. So, ayusin natin yan. Papagandahin natin yung tira para hindi siya mag-grounded. Okay? So, simple lang yan. Buuhin muna itong mechanism ng filter. Nakita nyo sa video nung una ito, talagang kulay black na yan. Parado na yan, kulay team. So, hindi na siya makapag-supply ng krudo. Kaya mangyari, talagang magkakaroon ka ng problema. Yun, hey guys. Yun. Ayun. So, salpak na siya. Pag nasalpak na siya, sasalpak naman natin dito. Dito. Hirap na isang kamay.
Iikot-ikot mo lang yan guys hanggang sumagad. May marking naman eh. Pag tumapat na siya, okay na yun. So okay na. So yan yung assembly niya. Okay? So ikakabit na natin 'tong mechanism. Itong yan na yan, dito yan oh. Ito, ito itatapat mo to rito, yung uring may uring na yan. Dito yan siya. Yan oh. Yan yun. Yan, okay. So kakabit na natin. Tapos ididiin mo lang yan. So tapat mo lang. Pusa na siya mag-lock. Okay? So okay na siya. Yan. Mamaya ikakabit natin sa ano, ikakabit natin dun sa fuel tank para makita niyo rin yung pagka-system. Okay? So yan lang muna, yun ang mga basic tips. So ito naman, dalawa lang ito. Yung tinatawag niya na ano na terminal na yan, isa sa indicator sa dash at saka isa naman doon sa resistor para dito. Papunta rin ang dashboard. Okay, so yung isa supply, yung isa naman kuan. Ito yan oh. So supply tsaka sa resistor, you know, dalawa yung wire niyan, walang iba. Okay, so ang ground nandun na sa dashboard. Yeah, kaya di na kayo malilito niyan. Pag ginamit mo tester yan, pag inangat mo yan, aakit yung number ng resistance, ibig sabihin gumagana siya. Okay, so gawin natin 8. I-test na natin para makita nyo actual. Sige, kukuha muna ako ng tester para makita natin. Tara. Okay guys, so balik tayo. Na-set up ko na ito. Yan. Bawat terminal nasa dulo ng tawag natin na multi-tester natin na ano na manual. Okay, yung Sanwa brand. So tingnan niyo mabuti yung ano, yung kanyang yung stick nito. Yan yung pinaka pointers niya. So once na inano natin, inangat natin, aangat din yung kanyang boltahe. Yan, wait lang. Yan oh, 'di ba, umaangat. So diyan mo malalaman na gumagana pa yung floater mo. Ibig sabihin may ano siya, may palo siya. Okay? So ngayon pag dinaw naman natin, pag isiniro natin, babalik siya in neutral. Ayun oh. Dito, zero siya dito. Huwag ka sa 20 tingin, dito ka tumingin, guys. So ngayon pag inangat ulit natin, ibig sabihin gumagana yung floater. So ibig sabihin wala problema yung floater. Ngayon kung nagka-problema yung floater doon sa indicator sa dashboard mo, either ang problema niyan nasa dashboard, puto lang ground, or nasa wire electrical system. Tulad nito. Ayun, tinuli na yan. Meron na siyang punit. Ayun, kita nyo. Ipunit na siya. So, ibig sabihin, ginawa ito ng paraan. Ni-repair lang ito. Pero okay pa naman itong mechanism. Ang malaga yung floater na mechanism. Okay pa. Ito, especially ito. Kailangan buo yan. Kasi kung hindi yan buo, yun ang problema. May sira. So, magkakaroon ka ng problema kasi hindi na siya gumagana. So, hanggat gumagana pa to, wala problema ang electrical system. Either sa dashboard ang problema, kaya no, isagad natin. So, umangat siya, ibig sabihin, gumagana yung floater. So, yun ang sistema kung paano mag-test na malalaman mo na okay yung kanyang floater system, especially yung maliit na module na to. Module yan eh, mechanism niya. Okay, so, yun lang muna yung mga basic pointers natin guys. So, okay, so, tapos na tayo guys. Tapos na tayo maglagay ng oil. Then, nakabit na rin namin yung buong system. Nakabit na natin yung kanyang mechanism, yung fuel tank system. Ano fuel system, ayan, kapit na natin. Tapos kinapit na rin namin yung buong assembly niyan, yung housing piping, and then nakapit na rin natin yung crankcase. Okay, yung sa dito, grabe yung pinakbakan guys. Ayan, kapit na natin, bago na rin yan guys. Ayan, oh, bago na yung filter, nakapit na rin. So okay na, set up na yung battery. Okay na, tanggal namin negative. Tapos naglagay na rin kami ng krudo na almost 20 liters ang krudo nilagay namin. Ngayon, papandarin na natin. Okay. Ngayon, i-start na natin guys. After ang ilang oras bakbakan. So, start natin muna. Pag-bleeding natin yung ano. Kakapakapa kasi yung ano nito eh. Okay, so start na natin. Okay, so mag-bleeding muna tayo guys. Bleeding muna namin yung common rail system para lumabas yung hangin. Kasi nag-empty kasi yung ano, yung fuel system. Tanki hanggang doon. So, bleeding muna kami. Tapos break tayo pag umukay na. Okay,
Okay, so tapos kami bleeding. Kita niyo naman may mga ano, may agi na may daan ng ano, fuel. So nagtanggal kami ng mechanism kasi nagbleeding kami sa lalim. Ayun yung mga supply papuntang common rail galing sa fuel filter diretso doon. Tapos bleeding kami papunta naman doon. So far okay na, malakas na yung inject ng ano. Malakas na yung pressure ng fuel system. So ang gagawin natin, ipitan muna namin yun. Tapos start na natin yung makina. Magdali mo tayo ng kunting tubig dito, mamaya konti. Si Brad Ding ang ating birador. Ito tubig, Brad. Tapos start na natin. So start natin, guys. Sige, Brad. Okay, guys, so nag-bleeding kami. So hindi kaya ng battery dahil wala talaga lang pressure. So gagawin namin, ang gagawin ko, tanggalin ko muna tong apat na ano, spark plug, tawag yan, yung glow plug, para yung bleeding ko tuloy-tuloy. Kasi yung pressure ng ano, ng pressure pump, yung common rail pump niya is ano tawag yan, yung walang supply talaga, may pressure man pero napakahina. So duda ko nito, yung time na naglo-low power na talaga siya, almost 1,000 na takbo, yung pressure pump niya parang may sugat o ano, parang may gas-gas. Kasi syempre, tumatakbo siya na wala ng supply ng fuel. Eh, alam nyo ba, yung common rail pump, basta fuel pump, ang nagbibigay ng dulas dyan, kalibre ng kanyang lubricate is yung fuel, eh naubusan siya ng fuel. So may posibilidad na gas-gas yung kanyang pressure pump. So, ang gagawin ko muna para malumakas talaga, tanggalin ko muna yung injector, yung glow plug para mag-open siya para walang pressure, para tuloy-tuloy lang yung kanyang bomba dito. Dito kailangan malakas yung pressure dito sa ano, sa kanyang fuel line. Okay? So sige, medyo nagabihan ako, guys, kasi nga medyo groggy. Dami kong ginawa, nag-ano ko, electrical, nag-overhaul. So balik tayo, guys, pa i-ano ko muna. So tinanggal ko naman yung almost ano to. Tapos bleeding ko muna yan para masurable talaga. Okay? So balik ako mamayang kunti. Okay, so ito na yung sistema, guys. Tinanggal ko na lahat ang buong mechanism. Tinanggal ko na yung tawag yan, yung kanyang injector. So papakalibrate ko na yun. Tapos chinek up ko na rin dito lahat ng ano, na-scan ko na, na check ko na, na reading ko na, okay naman yung supply ng kanyang kuryente, lahat meron dito sa lahat ng sensor, guys, meron siya. So ang problema na lang nangyayari namin is wala pa rin siyang pressure, tapos na bleeding na namin dito. Ang issue talaga is nagkakaroon siya ng problema dito sa ano, sa kanyang common rail pump. So ang common rail pump, ang gagawin namin dito is ano, tatanggalin namin to, tapos bubuksan yung suction valve. So diretso na siya calibrate, buksan talaga to kasi wala siyang pressure. Okay, so yun ang main problem ng unit ngayon. Dahil okay yung ano, okay yung kanyang electrical system. Okay naman so far. So yung timing niya okay na rin. Binuksan talaga namin kasi baka mali namin nalihis, walang pick up ang sensor doon. So sa totoo lang, wala naman connection yung pressure niya eh. Sa doon sa ano eh, sa electrical. Oh, pero mas maganda na yung double check talaga namin. Okay naman timing niyan. So far okay na. So dito na lang talaga. So suction valve okay, electrical, tapos so, walang pressure. So ito ang problema, yung kanyang pressure pump. So ang gagawin namin, magpapalit na lang kami ng tatanggalin namin, tapos magpapalit tayo ng suction valve, diretso linis para magkaroon siya ng pressure. May tip pala ako sa inyo. Itong ano, itong tawag niyan, itong tawag nito, itong pressure pump. So kahit sabihin na nakapatay yung battery mo, wala kang battery, tapos pinaandar mo yan, may pressure talaga lalabas dito, guys. Oo. Pero sa sistema na to, wala siyang pressure. Kahit tinanggal pa namin tong kanyang fittings dito, walang pressure talaga. May tulo man pero ganoon lang, oh. So mahina. So hindi niya kayang paandarin yung ano, hindi niya kayang pa-spark yun yung ano diyan, mechanism. So yun ang main problem ito ngayon, guys. Okay, so sige.
Punta muna kami ng machine shop, machine shop sa may calibration, ipapakalibrate muna natin yung injector, check natin yung injector kung okay pa. So, balik tayo guys pag ma-check na namin yung injector, okay? Okay, so dito na tayo ngayon guys sa Rinne calibration, so ako sa aking kaibigan. So, dyan natin maititest yung pressurize ng kanyang injectors, kung automized pa ba yung kanyang buga ng kanyang fuel mula sa kanyang nozzle tip, okay? Pati yung mechanism mismo nito na common rail, gagawin niya natin ng paraan yan kung ano mai-suggest ng calibration center. So dito natin ititrahin yung ano guys, yung injector. So mamaya konti makikita natin kung paano natin na gagawin yung sistema, okay? So ngayon guys, makikita natin ngayon dito yung buong mechanism kung paano maglalaro yung kanyang automized fuel na inject sa magitan ng high pressure ng kanyang tawag yan ng tulak ng fuel mula ito sa common rail. Okay, so kumbaga mechanism nito, ito yung pinaka tawag yan, yung parang aparato para malaman mo yung pressurize, kung makikita nyo yung pressure na nakikita nyo yan, no? Ibig sabihin okay siya. Yan ang sistema na mechanism guys, na sistema paano pag try at pag test ng kanyang injector kung okay pa ba o hindi na. So check natin iba guys. Okay, no? Automatic talaga ba? Patay kita sa alari, sa tagiyaan yung kumpanya. Okay, okay. Yun, no? Yun, no? Okay. Halos na, ano siya, no? So pang-apat. Yun, okay talaga. Kapag ganyan pala, mas tipid siya sa krudo, no? Pero malakas ipa niya. Ay, kung backlit niya siya, ang pressure mo, bumaba na yun, mas kusog din rin kaysa ganyan. Ah, mauli na siya di ay. So, problema, ang pressure lang talaga dito. Ah, schedule lang ito dito, no? Lakas, oh. So, okay siya. Ang problema na talaga is yung pressure, ano? So, sa may ignon ako sa tagiya. Okay, so tumbok natin yung problema guys. Ang injector, okay, maganda, napakaganda. Automized talaga yung pressure ng fuel. Tsaka tipid yung ganun mga pressurized na inject guys. So, ang main problem talaga is yung kanyang common rail pressure pump. So, yun ang may tama guys. Dahil dun sa dumi na mula sa tangke, tapos nasala sa papunta sa fuel filter hanggang pumasok dun sa common rail. So, nagasgas yung kanyang tama ng kanyang common rail system guys. Yung kanyang mga blade dun sa ilalim. So especially yung kanyang nadaanan ng kanyang bomba. So may gasgas niya kasi nga naubusan siya ng tinatawag na krudo. So nagasgas yung mechanism guys. So yun ang magiging main problem. So ngayon ang problema, ang gagawin natin dito, magpapalit tayo ng pressure pump. Okay? So yun ang problema, kaya maghahanap muna kami. So pag nakahanap na kami guys, so, anong balak ng calibration, kung ika-calibrate niya ba to o anong gagawin niya, so siya na bahala. So balik tayo guys mamaya pag halimbawa na i-ayos niya na to. Basta ang main problem is yung mechanism mismo ng kanyang common rail pump. So iiwan ko na unit guys para makapaghanap na sila at maiayos na yung unit. Tapos balik tayo pag na okay na, at least alam natin kung mga main issue kung bakit naglo-low power yung engine, okay? Okay guys, so ngayon narito na tayo ulit tayo guys. Check na natin yung unit. So mismo yung common rail ang ginawa nila, tinanggalin lang yung common rail, hindi natin na-videoan kasi nasa kanilang shop na yon, busy tayo. So ang gagawin natin ngayon, check natin yung unit. So umaandar na raw to, pero mas maganda i-try natin mismo actual. Then ang sistema nito guys, ang unit na to, ang ginawa daw nila is tinanggal nila yung common rail system, yung bomba mismo, tapos nililinisan nila. Yun nga, na-find out nila na may problema yung kanyang high pressure side,
which is hindi na talaga tumutulak mismo yung kanyang yung fuel doon. Kaya nangyayari, nung nag-start daw sila, ang nangyayari dun sa return, may bubbles, maraming bubbles. So, dapat nun walang bubbles yun. Dapat inject talaga siya sa return. So, ang nangyayari, may bubbles. Tapos, nag-drain yung automatic yung fuel pressure. Bumabagsak, guys, yung pressure mula doon sa return. Automatic yan, nauubos yung fuel sa common rail pump, which is dapat hindi. Kaya nangyayari, ayaw niya ng bomba. So, ibig sabihin, may sugat talaga yung bomba. So, ngayon, check na natin yung unit. Tingnan natin kung maka-under ba siya. Pero bago tayo mag-under, magtanong muna tayo dun sa tumira kung ano yung may isa-suggest niya sa atin. Kung kailangan ba talagang palitan o may warranty ba yung tira nila. Kasi nga, ni-repair lang nila yun, guys. Kasi nga, mahal kasi yung isang assembly. So, hindi kakayanin ng may-ari yung presyo. Okay? So, tara, check natin muna, guys, sa unit. Yun. Ando doon ako, ano yung katong yung pressure pump, pag murag mo drain gamay, no? Okay, batayan po, Nick, eh, pag kuhaan mong kodan, pag scan ako, nabasa mong kod ang parang sensor, puro nang ilipiyuhan ba? Okay. Yung sensor o ang yung common rin. Gi-reading na ako, kuhaan lang lumalabas, 0.1, dapat yun 0.5 din, o 0.3. Point, kuhaan lang, 0.08. Tama, 0.08, wala ka mo ito 1 volt. Dapat kasi kanot hapon, mo ito gipag-intihan na ito nitong basa. Mabilit man siya, pero basi. Sige na, observe lang sa kanyang. Observe lang sa ano. Mag nag-idral ako direk, ang kwan mong good, ang tawag niya, stunner ba? Hindi mo kaya rin ito kuha, kaya pang-outer mo ito kuha. Kano man siya, galit ako. Okay man siya. Sige lang sa crew ito. Ano lang, maka-standby siya ba? Yun. Isabay na siya ang mga dugay. Headset lang siya. Okay, mag-drain man siya. So, okay, so we are almost done, guys. And then, check muna ulit natin yung engine, guys. Yung RPM. Pakinggan natin mabuti yung makina, yung kanyang galit ng makina kung saan kung wala na pang pigil. Okay, so, try, let's go. Hanggang na, guys. Grada. RPM ko. So yun lang yung problema natin, yung kanyang tinatawag na suction valve mismo doon sa CFDI. So pinakalibrate natin dito sa Renew Calibration Center. So pinakalibrate natin yung kanyang CFDI, yung suction valve na puno ng dumi, tapos pinalitan ng pinalitan ng piyesa sa loob, yung maliliit na suction valve na para malakas yung compression. So at least mandar na siya. Okay, so maraming salamat. God bless talaga sa inyo lahat sa walang sawang suporta sa ating YouTube channel na Carsling TV at ang ating FB page na Carsling TV. So, binago na natin yung logo natin, guys. And then, yun lang. Please share it and comment down below. And bye-bye and God bless. All right, see you. Na 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 na.